At ngayon, pwede na po tayo magkaroon ng panibagong password para mabalik at ma-recover na po natin yung Facebook account natin. And finally, na-recover at nabalik ko na po yung na-hack na Facebook account ko na wala na pong access sa email, phone number at sa password. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo at kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo ang bagong update sa kung paano nga ba mag-recover ng na-hack na Facebook account. Na-hack yung Facebook account mo, pinalitan na yung email, password at phone number, i-re-recover natin yan. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes! Sa bagong update nga po sa pag-recover ay nabalik ko yung Facebook account ko in just 5 minutes. Sa pag-recover ng isang Facebook account ay kinakailangan po na meron kang valid ID. And also, kailangan mo gumamit ng same wifi, same device at same location. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Ipapakita ko po muna sa inyo na finally na-recover at nabubuksan ko na nga po ulit yung Facebook account ko. Na-recover ko yung na-hack na Facebook account ko in just 5 minutes. At ngayon, ituturo ko po yan sa inyo. Kung hindi po nakalagin yung Facebook account nyo dito sa Facebook application, pindutin nyo lang po yung log in to another account para makapag-login po tayo. At dahil nga na-hack yung Facebook account natin, wala na yung email at yung password, pindutin lang po natin yung forgot password. At dito, may lalabas nga po na find your account at kailangan pong ilagay yung mobile number. At para mas mabilis nating mahanap yung account, pindutin na lang po natin yung search by email instead. Ilalagay lang po natin dito yung email or mismong full name ng mismong Facebook account na i-re-recover mo. After po natin mailagay yung email or full name, pindutin lang po natin yung find account. At ngayon, lalabas po dito yung Facebook account na i-re-recover mo. Dahil wala na tayong access sa Google account, pindutin na lang po natin yung try another way. At ngayon, lalabas po dito yung iba't ibang way or paraan kung paano mo ma-re-recover ulit yung Facebook account mo. Get code or link via email, get code via Facebook notification, at enter password to log in. At dahil nga po wala na po tayong access sa lahat ng yan, ay huwag po kayong mag-alala, pwede po nating pindutin at gamitin yung isang option na no longer have access to this. Pindutin lang po natin yan. Ang problema nga lang po ay nagkaroon po ng error kay Facebook. So dito hindi po tayo ma-recognize or yung device na ginagamit po natin sa pag-recover. Huwag po kayo mag-alala dahil ituturo ko po sa inyo yung pinaka-effective way na ginawa ko para ma-recover at mabalik yung Facebook account ko. At ngayon, simulan na po natin. Pindutin lang po natin yung Google Chrome or any browser na pwede natin gamitin. So dito gumamit ako ng Google Chrome at isesearch lang po natin yung facebook.com/login/identify. After po nating matype at masearch yan, ay may lalabas po na enter your mobile number. At dahil nga nahack yung Facebook account natin, possible na binago na rin po yan. Pindutin lang po natin yung search by your email or name instead. At dito naman po ay pwede nyong ilagay yung email or full name ng Facebook account na i-re-recover po ninyo. Then pindutin nyo lang po yung search. At may lalabas po na we can send you a login code. Ang problem nga lang ay hindi na nga po natin na-access yung mismong Google account na yan o yung Gmail account natin na yan. Pero huwag kayong mag-alala, pwede nating pindutin yung try another way na nasa baba. Click ulit natin yung try another way. At lalabas na po dito yung iba't ibang ways para makapag-login po tayo. Pwedeng mag-send ng code via email, via Facebook notification at enter password to log in. At dahil nga na-hack yung Facebook account natin at wala na po tayong access sa mga yan, gagamitin na po natin at pipindutin yung last option sa pag-recover na no longer have access to this. At dito lalabas nga po yung tatlong steps na gagawin po natin para mabalik at ma-recover natin yung Facebook account natin. Tell us how can we reach you, confirm it is you, and look out for a message. At kapag ready na tayo mag-recover, pindutin lang po natin yung start na nasa baba. At dito lalabas po yung set new login email. Kailangan po nating maglagay ng panibagong email na kung saan dun po magsasend ng code si Facebook. In case lang naman na wala ka pang email account ay pwede ka namang gumawa ng bago, panoorin mo na lang yung tutorial ko sa kung paano nga ba gumawa ng Gmail account. Just make sure lang po na active at nabubuksan po yung inbox ng email account na gagamitin mo. After po nyan, pindutin mo lang po yung get code. After po nyan ay magpapadala na po si Facebook ng code sa email account na nilagay mo kanina. At para makita at ma-check po natin yung code na pinadala ni Facebook ay buksan lang po natin yung Gmail application natin. Dito po sa ating Gmail ay makikita nyo po nag-send na po si Facebook your Facebook security code at buksan lang po natin yan. At dito po sa pinadalang code ni Facebook ay makikita mo po dyan at pwede na po yung gayahin. Yung ito pong code na to ay hold mo lang po at pindutin mo lang po yung copy. Ipipaste po natin yan mamaya. Balik lang po tayo dito.
i-paste lang po natin at pindutin lang po natin yung confirm na nasa baba. Ang next step naman po ay kailangan na po natin mag-submit ng valid ID. Kailangan po mag-submit ng valid ID for confirmation of identity. Ang next po, pindutin lang po natin yung upload ID. Dito makikita po natin yung mga iba't ibang valid ID na pwede po nating ipasa. May passport, driver's license, national ID at marami pang iba. Make sure lang po na malino po yung valid ID at dahil driver's license po yung meron ako, ito po yung pipiliin ko. Scroll down lang po at pipindutin ko lang po yung next na nasa baba. Upload a photo of your ID. Dito po ay pwede po natin gamitin yung camera natin sa pag-picture and also pwede na rin diretso sa gallery po natin manggaling. So dito in case na gusto mo sa gallery mo ay pindutin mo na lang po yan at kapag camera naman po ay pipicturan mo mismo. So magka-camera po muna tayo at pipicturan yung valid ID ko. At kapag malinaw naman po at confident ka na sa ID na ginamit mo ay pindutin mo lang yung check na nasa baba. At ngayon makikita mo po dyan yung itsura ng valid ID na pinicturan mo at kapag okay na at ready ka na pag-submit, pindutin mo lang yung submit na nasa baba. After po nyan may lalabas na, thank you for submitting your information. We usually review IDs within 24 hours. Pero dahil nga driver's license yung ginamit ko ay mabilis lang pong na-recover yung Facebook account ko. Dito po ay chineck ko po ulit yung email account ko at pwede po nating pindutin yung track your account recovery status. Makikita po natin dito na nasa in review status nga po yung ginawa po natin kanina. Pero dito po ay sobrang bilis ng response ni Facebook dahil after 3 minutes ay nakareceive na ulit ako ng email sa pag-recover. Ito na po yung final step to get back on Facebook or marerecover na natin yung Facebook account natin. At ngayon nga po ay pwede na po tayo mag-reset ng password. Pindutin lang po natin yung reset password at mag-load lang po yung saglit. At ngayon pwede na po tayo magkaroon ng panibagong password para mabalik at marecover na po natin yung Facebook account natin. Huwag nyo pong kakalimutan yung bagong password na gagamitin nyo po dito dahil gagamitin po natin niya mamaya. Then click lang po natin yung next. At na-recover na po natin yung Facebook account natin at ito na yung oras para i-secure po yung ating account. Dito ay pindutin lang po natin yung get started na nasa baba. Ginagawa po ito ni Facebook para malaman mo kung meron nga bang mga pinost or binago sa Facebook account mo. At good news, dahil okay naman at walang binago yung hacker or nag-hack ng Facebook account mo, pindutin lang po natin yung go to news feed. At dito nga po ay mapupunta ulit tayo dito sa ating Facebook application. Ang last step na kailangan na lang po natin gawin ay buksan ulit yung Facebook account natin gamit ang panibagong password. Pindutin lang po natin yung login and finally, na-recover at nabalik ko na po yung na-hack na Facebook account ko na wala na pong access sa email, phone number at sa password. Sa bagong update nga po ay mas mabilis ko nang na-recover yung Facebook account ko na hindi ko na po nabubuksan. At ganun lang po kasimple at kabilis kung paano nga ba mag-recover ng na-hack na Facebook account in just 5 minutes. Based on my experience, kaya mabilis pong na-recover yung Facebook account ko ay dahil po sa valid ID na ginamit ko. Much better po kung malino po yung pagkaka-picture mo sa valid ID mo. Huwag mo kakalimutan na para lumabas yung no longer have access to this, ay kailangan gumamit ka ng same wifi, same device at same location. Bakit nga ba? Mas mabilis kasi ma-detect ni Facebook na ikaw ay nagtatry na mag-recover ng Facebook account mo kapag gumamit ka ng same wifi, same device at same location. Based on my experience, ang pinakamahalaga talaga doon ay yung same device. Ibig sabihin po ay nagamit mo na yung device na yon para mag-login ng Facebook account mo katulad ng laptop, computer or cellphone mo. Kumbaga may history ka ng pag-login sa device na yon. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to at sana meron ka pong bago natutunan. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa may comment section sa baba. And also, pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na may kita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pindutin ang maywagang notification bell para sure at sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love.